staffnya sih, fotografer pa, gwardiya ka na, gwardiya nga pa, gunggung yan, bugok. Alam ko, babayan, kakampi, pero hindi, isa ding bugok yan eh, o ikaw ang bobo, tanga, bugok. O oh, mga 5-9, kumusta kayo? Kumusta yung mga 2-0 dyan? Kumusta yung mga AOR nyo? Ito na naman tayo. Pangalawang mensahe, mga 5-9. Gusto ko lang i-share 5-9, no, na dating pinagdaanan kong detachment pa. Nasaan ako sa Makati, sa isang condominium. Condominium ng mga chikwa. Ang mga kapwa ko, mga gwardiya doon, okay sila makisama. Walang problema yon. Meron lang doon isa. Share ko lang sa inyo. Panggabi kasi ako noon, night chief officer ako. Yung pag-duty ko, pagpasok ko sa may security office namin, may mga CCTV doon kasi yung security office kasi doon, may mga CCTV. Nandoon yung parang server ng mga CCTV ba? Nandoon yung operation ng CCTV. Nag-assume na ako ng post ko. So habang nakatingin ako sa may CCTV, medyo bigla ako napaidlip. Maaga pa yung 5-9 ha, mga 7 or 8 something. Medyo nakaidlip ako, 20 to 25 minutes. Sabilang ko yun, gulat na lang ako. Nakita ko sa may isang group chat ng mga officer. Nandun yung picture ko. Tulog ako. Yung suspect na dyan, nireview akong CCTV kasi nasa CCTV ako eh. Nireview ko yun. Buo, nakita ako dun. Alam mo sino nag-picture sa akin? Yung isang official dun na LGBT. Staff na siya. Photographer pa. Hindi ko na ilantay. Umalis na ako 5-9. Pero pinabalik ako. Iniyawan ko. Ayoko na. Kasi yung isang staff ko si doon, ang trabaho niya pala, photographer. At i-share ko rin yung isa sa may na-dutyhan ko sa may isang grocery mall. Malit na lang mall sa may Capital Changi, malapit yan. Hindi siya ang membro namin ha, ng mga gwardiya. Internal siya. Maliit. Walang ginawa yun, kundi bantayan yung mga gwardiya. Yan ang hirap eh. Gwardiya ka na. Gugwardiya nga pa. Anak ng isa sa mga grocery yan ha. Huwag ko na lang bigitin yung pangalan ng mall. Tapos loko rin tong mayari ng security agency na yan. Di mo alam kung ano ba talaga. Lalaki ba talaga o babae? Basta lalaki yan. Di mo alam nga lang kung babae ba talaga o lalaki. Magpasiip yan, mga patong pa yan. Mababa na nga pa sahod. Kung magsiip ka, may patong pa. Yung ibang guardian niya dyan, tagal na yan. Mga 2 years to 3 years din. Kaya antay niya yan. Irereklamo yan balang araw. Kaya kapag ganyan siya magpasahod, hahabulin siya talaga yan. Ayoko lang bagitin yung pangalang security agency na yan. Gunggung yan, bugok. At isa rin sa napagdutihan ko yung sa may Alabang, Muntinlupa. Yung isang village doon, nagkarelasyon daw yung isang gwardiya ko at saka isang staff doon. Ako pa sinisi ha. Eh malay ko ba? Alam niya na yan eh. Sa akin niya lang yung tinuro. Isa sa mga opisyal na nagtanong sa akin yan. Tapos akala ko kakampi tong isa na to. Yung in charge of security dyan. Akala ko kababayan, kakampi. Pero hindi. Isa ding bugok yan eh. Sabi niya nga sa akin, graduate rin siya ng criminology. Nag-aral rin siya, graduate siya ng polis. O, anong polis ka dyan? Isa, ingat kayo dyan. Eh, sa formation nga eh. Pati security agency nga dyan, binabanatan niya yan eh. Ingat kayo sa tao na yan. Bugok yan. Ayoko lang bagitin ang pangalan. Isa din sa mga bugok yan. Basta sa may parteng Alabang yan, pinagdutihan ko na village yan. Salot yan sa mga gwardiya ha. Wala akong problema sa mga gwardiya dyan. Okay yan. Yung head nyo lang dyan, bugok yan. Tandaan nyo yan. Ewan ko lang. Kung criminology, wala nag-graduate talaga yan. At yun naman kasama. Yung sa nagbaba sa akin dyan ha, sa mga nagko-comment dyan, meron ding bad or good, okay na, nire-respeto ko yan. Meron nga, sabihan ka pa, kupal, gago, bobo, nagmamarunong. Nung tinignan ko yung profile niya, mali-mali nga yung spelling niya eh. Tapos sabihan ka pa niya, bobo, ikaw ang bobo, tanga, bugok. Yung ibig ko sabihin sa post ko dati na mensahe na yun, hindi ko naman sinabi na kakampi ko yung mga kulorom, hindi. Yung gusto kong ipaliwanag sa inyo na kung nasa kulorom kayo, huwag na kayong tumagal. Kasi ayoko kasing nahihirapan kayo tapos habol-habol kayo sa agency nyo. Kung alam yung kulorom na agad ang pinasukan nyo, maglagay na kayo ng time frame na hindi ako pwedeng tumagal dito. Dapat doon ako sa kapila.
lilipat ako sa mas maganda. Ano ba yun ang ibig ko sabihin? Hindi ko sinabi na kakampi ko mga kulurong, taga-security agency ko. Hindi. Ayoko lang mahirapan kayo kapag nasa kulurong na kayo. Kaya mag-isip kayo. Kapag nasa kulurong na kayo, maglagay kayo ng time frame nyo dyan. Kung hanggang kailan na lang kayo, magbilang na kayo ng mga araw nyo, hanggang kailan na lang kayo dyan. Huwag yung tatagal kayo dyan. Tapos kung madihado kayo, magre-reklamo kayo. Kasi 5-9, huwag nyo na pahirapan yung sarili nyo. Bakit nyo papapahirapan? Yung mga tumagal dyan na niloko ng agency na yan, nasa sa inyo yan. Ipaglaban nyo yung karapatan nyo. O kaya, walang problema yan. Ipaglaban nyo yung karapatan nyo. Pero yung nagsisimula pa lang na umapak sa pagkakulurom na agency, huwag na kayong tumagal. Huwag na kayong dumagdag pa sa mga problema ng mga security. Daming nangangailangan sa inyo, mga 5-9. So, yun ang mga 5-9. Lagi nyo tatandaan na hawak nyo yung sarili nyong desisyon. Magandang araw sa inyo.